Good day mga ka-fixit! Paano hindi mamataya ng makina sa manual transmission na sasakyan? Yan ang babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, Fixing the Way We Drive. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa iyo bakit ka nga ba namamatay ng makina sa manual transmission ng sasakyan. At syempre, ibabahagi ko sa iyo mga information para hindi na mangyari yan. Kaya tutukan mo ang video na ito hanggang sa matapos dahil marami akong ibabahaging tips, tricks, and techniques para hindi ka namamatay ng makina sa manual transmission ng sasakyan. So, unang-unang mga ka-fixit, kailangan nyo wearing comfortable clothes, mga ka-fixit. Comfortable clothes, comfortable shoes para sa iyong pagpapractice ng pagmamaneho. Siyempre, mas ma-operate natin ng tama ang ating sasakyan kung tayo ay komportable sa ating kasuotan. Most importantly, yung sapatos na susuotin mo, dapat komportable ka dyan para ma-operate mo ng tama yung pedals. Very crucial point yan sa pagmamaneho, mga ka-fixit. At ganun din, very comfortable din sa iyong pagmamaneho kung komportable ka sa iyong inuupuan. So i-adjust mo lang tama yan para maging maayos ang pagpapractice mo ng pagmamaneho. Kailangan tama at maayos mong naaabot ang iyong manibela, ganun din ang mga pedals ng iyong sasakyan. Hindi awkward ang iyong position at maayos mo rin nakikita dapat ang mga rear view mirrors, side mirrors, door mirrors ng iyong sasakyan para maging safe ang iyong pagpapractice pagmamaneho. At syempre, wag na wag mong kakalimutan mag seatbelt. Considering din na kailangan maayos ang operation at maayos ang iyong sasakyan, kondisyon ng iyong sasakyan para sa iyong pagpapractice ng pagmamaneho. Unang-una sa listahan, mga ka-fixit, no? Releasing the clutch too soon when moving off the vehicle. So ito yung sa pagpaparangkada natin ng ating sasakyan ay nare-release natin kaagad ng all the way up yung ating clutch. Kaya tayo namamatayan ng ating makina. So paano nga ba nangyayari yan, mga ka-fixit? So syempre, naka-handbrake pa tayo ngayon, no? Aalis tayo sa pagkaka-handbrake. Brake pedal muna tayo, disengage natin yung ating handbrake, clutch all the way down, first gear. Lalabas ako sa kalsada na ito, so nagsignal na ako ng pakaliwa. At kapag safe na, magpo-proceed na tayo, nilagay ko na sa clutch biting point yung ating clutch at nakasuporta na ako ng acceleration through the accelerator pedal. At bibitawan ko na yan, mga ka-fixit, kapag ang takbo ng ating sasakyan is around 10 kilometers per hour na in above, dahil hindi na tayo mamamatay ng makina at this point. So 2000 RPM, clutch all the way down, second gear. Yan. Yan po yung tamang operation, mga ka-fixit. Kaya po tayo namamatay ng makina kasi hindi natin binibigyan ng sapat na panahon yung ating clutch na magampanan yung kanyang trabaho, which is to rev match the engine's RPM with the transmission para makadaloy yung power na pinoproduce ng ating makina papunta sa ating transmission, papunta sa wheels ng ating sasakyan para umarangkada ng maayos yung ating sasakyan. Pag open it kasi ng clutch, mga ka-fixit, meron tayong tinatawag na clutch biting point na kung saan kailangan mo i-hold sa biting point yung clutch for a few seconds. Sabihin na lamang natin na 2 to 3 seconds kapag ka umaarangkada ka from standstill sa patag na kalsada. Kasi yung segundo na yon, dalawa hanggang tatlong segundo na yon, bibigyan noon ng enough time yung ating clutch para makadaloy yung power papunta sa wheels. Smoothly, mga ka-fixit, maayos yung transition ng power kaya hindi mamamatayan ng makina. Pangalawang pointers natin, mga ka-fixit, kung bakit tayo namamatayan ng makina sa manual transmission na sasakyan: not giving enough gas when moving off the vehicle. Okay? So kung kanina hindi na kaya tayo namamatayan dahil nire-release agad natin yung clutch natin all the way up, ngayon naman may kinalaman yung pangalawang pointers natin sa pag-operate ng ating accelerator pedal. So hindi tayo nagbibigay ng enough gas when moving off the vehicle, kaya tayo namamatayan. Very crucial to, lalong-lalo na kung nasa uphill ka. Kasi kapag nasa uphill ka, kailangan mabigyan mo ng tamang suporta ng gasolina yung ating makina para makapag-produce siya ng tamang RPM level para hindi ka mamatayan ng makina. Sa mga patag na kalsada, lagi ko sinasabi sa mga past vlogs natin na 1000 RPM is enough. Okay? So yung 1000 RPM na yon, tingnan mo yung ating tachometer. Ito yung 1000 RPM yan. Nakatapat yung needle natin sa 1. So that's times 1000. So 1000 RPM of gas. Yan po yung 1000 RPM. Kung medyo kulang yan sa iyong sasakyan, pwedeng taasan mo ng kaunti, 1200, 1500 RPM. Depende rin po kasi sa modelo ng ating sasakyan. Okay? Pero dito sa modelo na to, Mitsubishi Mirage
hatchback, GLX model, sapat na po yung 1000 RPM para maparang kada ko yung ating sasakyan sa pating na kalsada. Kapag ka nasa uphill tayo, dadagdagan mo yan, mga 1500 to 2000 RPM. May mga pagkakatao din na sobrang tarik ng uphill, na kahit naka first gear ka pa, kailangan suportahan mo siya ng mas mataas na RPM, around 2500, no? 2000 to 2500 RPM. Okay mga ka-fixer, so papatag na kalsada, 1000 RPM is enough. So clutch all the way down, first gear, lalagay ko sa 1000 RPM of gas. Ayan, dagdag lang ng konti sa gas. Then, clutch to the biting point, aarangkada na ng maayos yung ating sasakyan, no? Ganun lang kasimple mga ka-fix it. 1000 RPM is enough. Yung po kasing idling nitong sasakyan na to is around 800 to 900 RPM, no? Yung po yung minor, kumbaga yung minor na ating sasakyan. Kapag in-start mo yung sasakyan, aakit agad yung tachometer to a certain range of the RPM. Usually yan, 800, 900 RPM sa mga ganitong sasakyan. Ito, pangatlo mga ka-fixit, bakit tayo namamatay ng makina? Moving off in the wrong gear. Kung mali ang cambio ng iyong sasakyan, mali ang pagkakapasok mo ng cambio ng iyong sasakyan, mamamatayan ka talaga ng makina. So, kanina ko pinapaliwanag sa video na to, kapag ka magpaparangkada tayo ng makina from standstill, always use first gear. Yung iba kasi ang ginagawa, lalong-lalo na kapag ka diesel engine yung kanilang sasakyan, pinaparangkada nila yung kanilang sasakyan sa pamamagitan ng second gear. So try natin yan dito, gasoline engine to, clutch all the way down, second gear, magpaparangkada ako ng makina, so magsusuporta ako ng gas, 1000 RPM of gas, clutch to the biting point, ayan. Aarangkada naman po yung ating sasakyan at second gear, lalong-lalo na dahil alam ko na naka-second gear ako. Yun nga lang, kapag second gear ang ginamit natin mga ka-fixit, mas maraming gas yung kailangan nating ibigay at mas matagal nating i-hold sa clutch biting point yung ating clutch bago niya ma-reach yung 10 kilometers per hour. Kasi hindi naman ganong kalakas ang torque na binibigay ng second gear, kaya mas matagal na ma-reach natin yung 10 kilometers per hour. So importantly, lagi mong paparangkadahin ang iyong sasakyan gamit ang iyong first gear. Okay? Para hindi ka mamatayan ng makina. Okay mga ka-fixit? So next sa ating listahan mga ka-fixit is changing up to the wrong gear. So alam mo ba na pati yung maling pagkambyo sa ating sasakyan ay posible ka rin na mamatayan ng makina? Kung first gear ka, nagsimula, nakagaya nga na sinabi ko kanina, pag nagsimula ka magparangkada sa first gear, ayan, tapos imbis na second gear, bigla mong nilagay sa fourth gear, nagkamali ka, ayan o, nanginginig yung makina. Bakit nanginginig yung makina? Kasi po yung kasalukuyang speed na tinatakbo ng ating sasakyan sa mga pagkakataon na yon is hindi angko para doon sa fourth gear. Kasi bawat gear ng ating sasakyan, meron po yung certain speed range na kaya niyang i-handle. Okay? At imbis na nailagay ko sa second gear, sabihin na lang natin yung scenario, nagkamali ka, nailagay mo sa fourth gear. So yung kasalukuyang takbo ng sasakyan natin noon is I think about 20 kilometers per hour or 15 kilometers per hour. So manginginig talaga yung makina kasi hindi angkop yung speed na yun para sa fourth gear. So pag hindi mo agad nagawa ng paraan, possible ka mamatayan ng makina. Kasi pag nagpanik ka, mamamatayan ka talaga ng makina. Pero sa mga ganun pagkakataon, kapag ka nanginig yung makina mo, ibig sabihin na ipasok mo siya sa maling gear. So ang gagawin mo lang, mag-clutch all the way down, tapos ilagay mo siya sa tamang gear para hindi na manginig yung makina at hindi ka mamatayan ng makina. So next sa ating listahan mga ka-fixit is stopping the vehicle without pressing the clutch. Okay? Ayan. So beginner mistake talaga ito mga ka-fixit. Actually yung ibang mga driver kahit matagal na nagmamaneho, possible pa rin mamatayan ng makina kapag wala sa wish yung magmaneho, no? wala sa hulog or wala sa concentration. Kasi hinto na hindi naaapakan yung clutch pedal. Halimbawa, nakakambyo tayo, no? Clutch all the way down, 1000 RPM of gas, clutch to the biting point, nakakambyo na ako first gear, ayan, maarangkada ni ating sasakyan, 10 kilometers per hour, clutch all the way up, tapos 2000 RPM of gas, clutch all the way down, second gear, tapos hihinto ako, brake pedal, ayan, no? Manginginig. Kung hindi ko na-clutch all the way down, mamamatayan tayo ng makina mga ka-fix it. So kapag ka ganun, napapahinto ka na,
Ang solusyon doon, ano ba, papahinto ka na. Nararamdaman mo nanginginig yung makina, mararamdaman mo naman talaga kasi very erratic manginginig yung makina, manginginig yung manubela, yung pedal, pati yung dashboard, halos manginginig na rin yan. Alam mo na mamamatayan ka ng makina. So kapag ka ganun, clutch all the way down mo na agad habang nagpo-progressive braking ka para makahinto. Okay? So doesn't matter kung nasa kahit anong cambio ka pa. First gear man yan, second, third, fourth, fifth, kahit naka-reverse ka pa, kapag nanginig yung makina, kinlatch all the way down mo, hindi ka na mamamatay ng makina. Kasi, pag kinlatch all the way down mo, physically not connected na yung ating transmission sa ating engine. Kaya, yun naka-cut off na yung engine RPM na, yung pagdaloy ng engine RPM of your or yung power, naka-cut off na yun. Okay? Kapag ka naka-clutch all the way down tayo, basically para ka na rin naka-neutral. Pero alam mo ba may way para mapahinto mo yung sasakyan kahit di ka nagka-clutch all the way doon, hindi ka mamamatay ng makina? So papakita ko yan sa iyo mga kapigset ngayon ha. Clutch all the way down, o disengage natin yung ating handbrake first gear. 1000 RPM of gas, clutch to the biting point para maparangkada natin yung ating sasakyan. So safe naman to proceed, pakalabas. Ayan mga kapigset. So 2000 RPM of gas, clutch all the way down, second gear, itatabi ko dito. Hihinto tayo dito, progressive braking. Pero magka-clutch all the way down na ako, ilalagay ko sa neutral yung ating sasakyan. Progressive braking na lamang ako hanggang makahinto. Ayan, hindi na ako nag-clutch all the way down habang nagpo-progressive braking ako habang makahinto, kasi nakalagay na sa neutral yung ating transmission. Okay? So, bakit ko ginawa yun mga kapigset? Sa long duration ng pagmamaneho ko, natutunan ko na it's very convenient at mas madaling gawin na bago pa ako makahinto, kung sigurado naman ako nahihinto ako, lalong-lalo na sa mga traffic situation, bago pa ako makahinto, ika-clutch all the way down ko na at ilalagay ko na sa neutral, progressive braking na lamang ako hanggang sa makahinto. Pero it is done safely kung ang iyong speed falls below 10 kilometers per hour. 10 kilometers per hour and below, yun po yung safe na gawin yung procedure na yun, which is coasting in neutral. Kasi yung ganong procedure po kasi, coasting in neutral yun. Kasi umaantal yung sasakyan habang naka-neutral ang sasakyan. So kaya ko po ginagawa yun para hindi po mapagod yung aking kaliwang paa, kaliwang binti sa pagmamaneho, lalong-lalo na kapag malayo yung pinupuntahan ng longest long duration of driving. Para ma-free up ko yung muscle ko sa aking kaliwang binti. Kasi kaya po nagre-reklamo or napapagod yung ibang mga drivers sa pagmamaneho ng manual transmission na sasakyan. Kasi yun nga yung nire-reklamo nila, sumasakit daw yung kaliwang paa nila o kaliwang binti nila sa pagmamaneho, kaka-operate ng clutch. Pero kapag ginagawa mo yun, yung safe coasting and neutral na sinabi ko sa video na ito, hindi mapapagod yung iyong kaliwang paa, niwala ka sa akin, subukan mo yan. So lahat ng mga bagay na yan na ibinahagi ko sa iyo ngayon, tandaan mo yan at practicein mo para makasanayan mo, dahil wala naman po talagang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Okay? Kapag-fix it. So that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Again, thank you for watching. Sana ipanoorin nyo pa po yung iba natin mga videos. Meron na rin po tayong TikTok, meron na rin po tayong Facebook Reels, meron na rin po tayong YouTube Shorts. So sana supportahan nyo po ako sa mga videos na yan mga kapigset. At i-share nyo rin po yung mga videos na to sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan na alam nyo na gustong matutong magmaneho. So paramihin po natin yung mga safe and responsible drivers natin dito sa Pilipinas para maging mas maayos po yung ating pagmamaneho sa ating mga kalsada. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!